For today's video, pork belly irasal naman ang lulutuin natin. Medyo matagal na rin yung huling content natin ng pork belly at sakto, nag-crave kami ngayong araw ng inasal. Kaya naisipan namin, why not gawin nating pork belly inasal? Kung mahilig ka nga sa inasal ka, brother, isa ito sa dapat mong subukan. Kaya kung ready ka ng matakam, panoorin mo yung buong video at simulan na natin. Mabilis na update muna sa ating ginagawang ka, brother's garden. Ito nga pala yung second day ng ating punlang mustasa at ito nang itsura niya kinabukasan. Nagsimula nang lumitaw yung mga dahon. Nakapagtanim na rin kami ng apat na papaya dyan at dinagdagan na rin natin ng dalawa yung ating mga saging. At syempre, meron din tayo ditong kalamansi. Lagi namin kayong i-update dito sa ating garden, mga kabrother, para mas gumanda yung paligid. At mabalik tayo sa ginagawa. Meron nga pala tayo ditong isa't kalahating kilo ng pork belly. Syempre, unang gagawin natin dyan, imamarinate lang natin yan ng toyo. Naglagay din nga pala kami ng liquid seasoning at maglalagay na rin tayo ng kalamansi. Kahit 5 piraso lang, isama nyo na yung balat. Naglagay din tayo ng sibuyas, bawang, hiniwang tanglad, laurel, paminta, at maglalagay rin tayo ng konting asukal. Bale, halu-haluin nyo lang yan, mga kabrother, para talaga manuot yung lasa sa loob ng pork belly at iset aside natin yan ng at least 3 hours. Matapos nga ang 3 oras, niready na ni kabrother G yung ating ihawan dahil magsisimula na tayong magsalang. At kung umabot ka nga pala sa part ng video to, kabrother, pakicomment naman kung tagasan ka para alam namin kung saan umabot yung video. Bale, sinalang pala natin yan ng ilang minuto lang, tapos binaliktad. At after natin baliktarin niya, mga kabrother, papahiran natin yan ng ating kabrother special chicken oil. Available na nga pala yan sa Shopee at sa TikTok shop. Ilalagay ko sa comment section yung link para madali kayong maka-order. Para at least kahit nasa bahay kayo, pwede kayong gumawa ng inasal. Grabe, sobrang bango ng usok. Talagang nakaagutom. Yun nga lang, dahil mamantika, medyo makapal ang usok. Kaya halos maubo na si kabrother Jake dito. At ilang minuto nga lang, okay na yung ating ginawang pork belly inasal. Grabe, sobrang solid nito. Tapos gumawa din kami ng sausawan. Naglagay lang kami ng toyo, konting liquid seasoning, sili, kalamansi, at syempre maglalagay tayo ng kabrother's special chicken oil sa ating kanin para talagang solid yung ating food trip ngayong araw. Patakan mo yan ng toyo, tapos konting lamas lang, at syempre di na natin patatagalin yan. Magti-taste test na tayo. First bite, you know, grabe, sobrang linamnam ng taba at talagang nanuot yung mga pampalasang nilagay natin. Kung ganito yung food trip niyo, mga kabrother, sigurado kami na talagang mapapa-unrise kayo sa sarap. Para sa akin, ito yung pinakamasarap na part, yung part na may taba na kapag kinain mo, sobrang linamnam, manamis-namis at sakto yung alat, talagang mapaparami yung kain mo ng kanin. Di ko alam kung anong oras yun mapapanood tong video to, pero pasensya na po sa mga naglalaway ngayon. Kung ako sa inyo, hanap na kayo ng pork belly at subukan nyo na to. Syempre, order na kayo ng ating Brothers Chicken Oil para talaga malasahan nyo kung ano yung nalalasahan namin ngayon. Sobrang solid. Sobrang ganda nga din ng review ng ating chicken oil. Marami ang nasarapan dyan. At si kabrother G, talagang nasarapan sa ating ginawang pork belly inasal. Sa totoo lang, behind the scene, marami siyang nakain kanin. Maging si kabrother Jake, talagang nag-enjoy din siya sa content natin ngayong araw. Isipin mo naman, hindi mo na kailangan lumabas pa para makakain ng masarap. Kahit nasa bahay lang kayo, pwedeng-pwede nyong gawin to. At sana, mga kabrother, nag-enjoy din kayo sa simpleng episode natin, pork belly inasal, pero sobrang solid. Maraming salamat nga pala sa walang sawang support ang binibigay sa kabrother vlogs. Sobrang appreciate namin kayo. Welcome nga din pala sa mga bagong followers natin. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.